Hi guys, welcome to my vlog. Bale yung i-share kong video sa inyo ngayon, guys, is kung paano yung tamang paggamit ng ano. Ito. Piwir sa aming mga Ilocano. So, supplier sa English. Hindi ko alam yung ano, guys, yung Tagalog niya. So, yun yung ituturo ko sa inyo, guys, kung paano yung paano ba 'to gamitin? Paano ba yung tama? Guys, tapusin yung panoorin tong ano to. Tapusin yung panoorin yung video na to at alam para malaman niyo kung ano yung tamang paggamit nito sa kayong sikreto. Ayun, alam ko malaki yung may tutulong nito sa inyo, guys. 2 seconds later. Bale, may ano kasi, guys, may nagtanong sa akin kung ano, nag-comment yan sa comment section kung paano ba yung ano raw tamang pagbuka ng ngipin ng ano. Ngipin ng ito. Lagari. Gawa ng ano raw pag siya, pag ano ginagamit niya is ano, nadi-disalign yung ngipin, hindi pantay-pantay, tapos naging baliko yung ano, nagka-curve yung lagari. Minsan naman diretso dito, tuwid dito, pero pag tiningnan mo dito sa may bandang likod, lalo na sa unahan, kumaganon, gumigewang siya konti. So yun yung ituturo ko sa inyo, yun sa inyo, guys, kung bakit nangyayari yun, ano ba yung dahilan kung ba't nagkakaganon yung ngipin ng lagari, bakit nagiging nagka-curve siyang ganyan, o di kaya yung sa tuwid naman dito sa ano, may ngipin niya pero dito sa may bandang taas, pansin mo parang pumaling siyang paganon. So yun, bale, lahat ng yun, guys, is nandito yung ano, sikreto. Ayan, so gusto ko ituro sa inyo, guys, kung paano yung pamamaraan ko kung paano to gamitin para magkaroon din naman lang kayo ng kahit konting idea kung paano siya ginagamit. So ayan na nga, paano ba 'to ginagamit, 'di ba? Sorry. Ayan, bale, dito sa supplier na 'to. Ayan. Is may dalawang ina-adjust, ito saka dito. Ayan. Ang ano nito, guys, yung ang gamit nito, guys, pag hinigpitan mo 'to. Ayan, pahigpit clockwise. Kokonti yung ano doon. Gumagalaw yung dito may banda, konti na lang yung nakaka ano doon dito sa may ano, iipit doon sa may lagari. Ayan yung adjust niya. Ayun, ayun, oh. Hope, guys, na nakikita nyo. Ayun, subukan nating luwagan. Counter natin, counter clockwise naman. Luwagan natin. Tapos pitin natin, guys. Ayan. Oh, kung pansin nyo, guys, nag-adjust siya, di ba? Lalong lumalim. Ibig sabihin yan, pag linuwagan mo to, linuwagan mo to, mas malaki yung ano niya, iipitin niya doon sa lagari. Kumbaga yung magiging malaki yung buka ng lagari pag pinaluwagan mo to. Ngayon pag hinigpitan mo naman, ayan, higpitan natin. Is, ayun, nag-a-adjust siya, di ba? Konti na lang, adjust pa natin. Ayun, hope, guys, nakikita nyo. Pag linuwagan mo, yun, lalaki yung ano niya. Lalaki yung magiging ano ng gap ng ngipin ng lagari. Kasi dito papasok yung lagari, guys, papakita ko sa inyo mamaya. Dito yung papasok yung lagari. So ito yung gamit nun, adjust to nung ano, kung gaano ba kalaki yung gusto mong awang ng ano, yung ngipin ng lagari, yung paganyan nyo, guys. Ayan, tapos okay na tayo dito, guys. Dito naman sa isa, ayan, dito yung ano, medyo crucial, guys. Sana makuha nyo yung point ko. Ito dito, guys, linuluwagan yan. Nakadepende yan sa laki ng ngipin ng lagari. Ayan, kung malaki yung ngipin ng lagari, guys, adjust mo lang to palikod. Ito na, adjust yan. Adjust natin, guys, para makita nyo. So adjust ko lang, ayan, luwagan ko lang to, higpit, ayun. Ayan, shout out sa mga magagaling na karpintero dyan. Adjust natin, ayan, para makita nyo, guys. Papakita ko sa inyo. Pag in-adjust natin to, guys, ayun, hope, guys, nakikita nyo, ayun, oh, di ba? Yung bandang dito sa dulo, ayan, ayun, di ba? Focus natin, ayun. Pag ito, in-adjust mo pa harap, konti lang yung ano doon. Ibig sabihin, pag konti lang, may ano tawag dito, maliit lang yung ngipin na lagari mo, konti rin lang yung ano, yung i-adjust mo. Pero pag malaki yung ngipin niya, adjust mo palikod, ganun. So ito yung gamit nito. Okay, nakadepende to sa ano, guys, sa laki ng ngipin ng lagari mo. Ayun. Dapat, guys, pag nag-a-adjust ka niyan, dapat is
yung tamang yung ngipin lang ng lagari ang pipihitin niya. Yan. Huwag mong isama yung katawan ng lagari kasi may ano yun guys. Disadvantage yun. Papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ano nun, kapangitan nun pagka sobra sa adjust na kapag pinihit mo is kasama yung katawan ng lagari. Dapat guys, pag pinihit mo siya, yung ngipin lang ng lagari ang tatamaan mo. Tama-tama guys, yung tugis sa lagari ko is halos tuwid na siya guys. Oh. Wala na siyang buka yung ngipin niya. Ibig sabihin, pag ginamit ko to sa medyo hindi tuyo na kahoy, ayan, kung mamasa-masa pa yung kahoy, ayan, is maaari siyang maipit gawa ng wala na siyang buka. So, ano yun natin, gagamitan natin to. Bubukain natin to gamit yung ano, supplier. Ayan. Tapos, eto guys, papakita ko sa inyo. Siyempre, eto, tingnan nyo yung ngipin yan. Yung pagkakaiba ng ngipin ng dalawa. Ayan. Ayan. Yung ano guys, eto is mas maliit kumpara dito. Ayaw kasi mag-focus guys. Mas malaki to. Basta mas malaki to guys. Eto, mas pino yung ngipin niya. Pag pino yung ngipin niya, is konti lang yung adjust mo dito sa may ano. Sa may, sabi ko nga sa inyo kanina, dito sa may supplier. Ayun. Doon banda. Ayan. Konti lang. Yun. Yung adjust doon. Pero pag malaki, is lagyan mo rin lang. Atras mo lang to. Yun. Tapos yung ano guys, pag-adjust naman nito, huwag mong biglain. Kumbaga, i-ano muna, higpitan mo muna. Para konti lang muna yung kain niya, tapos titingnan natin mamaya yung tamang adjust hanggang sa makuha natin. Ito siya guys, subukan nating ano, bukain yung ngipin ng ano tawag dito, lagari. Ayan, bali na i-adjust ko na. Tapos dito is konti pa lang yung ngipin, ayaw mag-focus, set siya na. Ayun, konti pa lang. Ayan, so check natin dito sa may bandang dulo. Ganito lang yun guys, pasok niya no. Papasok yung ngipin ng lagari dito. Ayun. Ayun. Hope guys nakikita nyo. Ayan. Ayan. Siyempre kung ano yung pababa yung ngipin, yun yung i-ano natin. Ipitin natin yung pababa. Kasi kabilaan yan guys eh. Ayan. Alternate yan. So ito. Check natin guys. Ko lang ha. Check ko lang. Ipitin ko lang. Subukan natin. Adjust ko lang guys kasi konti yung ano. Adjust natin, luwagan natin para lalaki yung ano niya, ipit niya. Para lalaki yung awang ng gap mamaya ng ipit niya. So, ayun. Adjust pa natin konti. Ayan. Hanggang sa makuha natin yung gusto nating laki ng buka. Ayun. So, okay na guys. Okay na to para sa akin. Ngayon, papakita ko lang sa inyo yung ano guys. Yung sinasabi ko, hope guys na nakikita nyo. Sensya na. Kuha lang ako ng magandang anggulo guys. So ito siya guys. Hope guys na nakikita nyo. Ayan. Ayan, ipitin ko ah. Papakita ko sa inyo. Saan na ba? Ayan. Ayan. Kumbaga yung iipitin mo guys. Ayan ah. Yung iipitin mo lang is yung tamang yung ano lang guys. Yung ngipin lang ng lagari. Ayan siya oh. Ayan oh. Yun. Hope guys nakikita nyo. Ayan oh. Yung ngipin lang ng lagari. Diba? O, tanggalin ko guys ha. Ayun yung ngipin, no? Yun, ganun lang. Huwag mong isama yung, ano, yung katawan ng lagari. Ha, yun. Kasi pag sinama mo yung katawan ng lagari, guys, yan, sasabihin ko na sa inyo. Kumbaga, naipit mo pati yung katawan, yun, pumapaling yan sa taas. Kahit diretso dito sa baba, dito sa may talim, diretso yan. Pero pag dito sa taas, gumigiwang siya, gumaganon. Ayun, gumaganon siya, guys, gumigiwang. Yun yung dahilan kung ba't pumapalik sa taas yung ano. Kumbaga kahit diretso yung ngipin dito sa baba, pero dito sa taas parang nag-slant siyang ganun. Hope guys na nakukuha nyo yung point ko. So dapat yung ngipin lang talaga tatamaan. So tatapusin ko lang to guys, tapos ipapakita ko sa inyo mamaya pagka natapos ko yung kalati. Gamit yung ano natin guys, ito supplier natin, Peewir tawag namin dito sa mga Ilocano. Ayan, shout out sa mga Ilocano dyan. Ayan. So natapos ko na yung isang side. Binuka ko na yung isang side. Tapos ang nangyayari yan guys, pag isang side pa lang yung natapos mo. Ayan. Nakikita nyo guys. Ayun. Hindi siya tuwid. Gumanon, kumurba diba. Normal lang yan guys pag hindi mo pa natapos. Ayan. Gumanon siya konti diba. Kasi hindi pa balanse guys. Ayan, hindi pa siya balanse. Ngayon sa kabila naman, tatapusin ko yung kabila. Tapos titingnan natin yung magiging itsura nya pag naibuka ko rin yung
kabila. Ayan, bale na siya guys. Naano ko na siya, kabila ang ngipin niya. Ayun, tapos na. Na ibuka ko na pareho. Ayan, tapos itingnan natin yung ano nyo guys, ngipin niya. Ayan. Ayun, di ba? Kapag ka, ano guys, may konting diferensya, medyo liko lang na konti, eh anuhin mo na lang, hiluti mo na lang ganyan, di ba? Normal lang yun. Basta ang importante dito sa taas, hindi, ay dito sa baba, sa may talim, is diretso siya. Tapos dito sa may bandang taas, is hindi siya pumaling. Yun, o oh, yun. Hope guys, na nakikita nyo. Ayan, pagka ano naman guys, yung lagari mo is ano, pag ginamit mo, tapos ano siya, nawawala ka sa guhit, gumaganon yung pag ginamit mo na yung lagari. Wala yun guys sa ano, hindi ito ang rason pagka ganon yung lagari mo, yung kain ng lagari mo. Ang rason dun guys, ang problema dun is yung ngipin ng lagari mo, malamang may mataas mababa. Huwag mong gawing rason to, kasi nakaguide tayo guys, hindi naman natin binago yung guide eh. Kung ano yung buka dito sa kabila, ganon din yung buka dito sa kabila. So hindi ito yung problema nun. Pag yung lagari mo, pag ginamit mo is nagkaganon siya, nagle-letter C, o di kaya na, umiwalay sa guhit, lumalayo sa guhit mo. Yan, pag iniskwala mo. Yun, may video na ako nun guys kung paano yung tamang paghasa ng lagari. Yan, paki ano nyo na lang, search nyo na lang. So yun. So sa mga subscribers ko dyan, maraming maraming salamat. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, baka naman, ayan, napakalaking tulong nun para sa akin. Ayun. So hanggang dito na lang guys, maraming maraming salamat sa panonood. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin. Maraming maraming salamat. Hanggang sa susunod. Paalam!